Welcome to Mr. Criminology, where we share for you to learn and succeed. In this video, we will be discussing Article 211 or indirect bribery. Under Article 211, indirect bribery is committed by any public officer who shall accept gifts offered to him by reason of his office. May tatlong elements itong crime na ito. First, offender is a public officer. Ito yung public officer na na-discuss natin sa Article 203. Second, offender accepts gifts. Hindi po included dito ang promise o reward. May something talaga na marireceive yung public officer, either money or anything of value. Yung word na accepts or pagtanggap ang magpapakonsumate sa crime. Kung tinanggap niya, liable siya ng indirect bribery. If not naman, wala siyang liability. Take note, there must be a clear intention on the part of the public officer to take the gift offered and he should consider the property as his own from that moment. Kung iniwan lang sa table niya, for example, wala siyang liability kasi nga walang acceptance. Pero kung after niyang makita na may iniwan sa table niya, let's say pera, tapos sabi niya sa mga kasama niya, bili kayo ng merienda. Kumbaga ginamit na niya yung pera, then liable siya sa indirect bribery. Third, said gifts are offered to him by reason of his office. Yung offender, marireceive niya yung gift dahil nga public officer siya at siya yung nasa position na yon. So kung ordinary person lang siya, hindi niya matatanggap, supposed to be yon. Ang reason kung bakit ka binigyan ng gift ay dahil sa nagawa mo na o yung mga inaasahan mong mga pabor sa hinaharap. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to share it and to subscribe.